Hello guys, for today's video, ikikwento ko sa inyo kung paano ako nag-apply dito sa Taiwan guys. Para ito doon sa mga nagpaplanong mag-apply dito sa Taiwan as caretaker guys. Pero una muna sa lahat guys, i-flex ko muna sa inyo tong snail. Yung snail guys dito guys sa Taiwan guys, inakain siya. Kaya wag na kayong magulat kapag nandito kayo, may mga tao talagang kumakain ng snail guys. Kasi sabi nila masarap daw, tapos mahal yung kilo nito dito guys. Pero dito sa garden, ang dami-daming mga snail dito sa garden ni Lula. Pero yung amo ko, hindi naman kumakain ito, pati si Lola hindi daw siya kumakain ng snail. So yan, tinatapon ko lang kasi sabi ng amo ko, itapon ko daw yan sa ilog. Sabi niya, throw it in river. Tapos nakita ko, wala namang river dito guys. Ay, yung nakita ko, kanal. Kaya sabi ko, baka ito yung river na sinasabi. Kaya dito ko tinapon. Martes ngayon guys, at ngayon ay schooling ni Lula. Kaya wala si Lula dito, umalis siya. Ang dami ding ganap nitong Lula ko guys. Lahat ng mga event dito sa barangay, pumupunta talaga yan siya. Kaya madalas wala siya dito sa bahay. Kung minsan naman, sumasama ako sa kanya. Minsan ayaw niya magpasama. Pag nag-apply ka dito sa Taiwan guys, as caretaker, hindi mo na kailangan na may experience ka. Kahit wala kang experience, okay lang kasi sa pag-apply naman guys, may training naman yan doon. Need mong dumaan sa training guys kung paano mag-alaga ng matanda, yung bedridden, or di kayo yung naka-wheelchair, ganyan. Paano sila alagaan, iti-train kayo niyan guys doon sa Pilipinas pa lang. So, ayan guys, sagutin ko na yung tanong sa akin. Na ano, sabi kasi na isang comment, oh, iano ko yung comment nga. Sabi niya, gawa daw ako ng content. Kung paano daw ako nakapunta dito sa Taiwan. By agency ba daw or direct hired? So, yun. Yung una kong pagpunta dito sa Taiwan, guys, kasi galing talaga akong Kuwait. So, nung pag-uwi ko galing Kuwait, nag-apply ako dito sa Taiwan. May ate ako dito sa Taiwan, guys, na may agency siya. So, nirecommend niya ako sa agency niya. So, hindi ako direct hired, kundi dumaan talaga ako sa agency. Pumunta akong agency sa DCH yung name ng agency ko. Kasi may nagtatanong ano daw name ng agency ko. DCH yung agency ko guys, doon sa Manila. Maswerte lang ako guys kasi nung pagpunta ko pa lang, unang araw na pagpunta ko pa lang sa agency, is nagkaroon agad ako ng amo or ng employer ba. Kasi tamang-tama kasi yun na. Nung pagpunta ko ng agency, ako lang mag-isa, tapos may tumawag na broker na kailangan daw nila ng yaya, ng kambal na baby dito sa Taiwan. At yun na nga, ako yung na-hired. Tapos, in-interview or tiningnan ako ng broker, tiningnan niya yung katawan ko kasi sabi nun sa agency, bawal daw yung mataba guys. Kaya pag nag-apply kayo, wag yung super mataba kayo. Dapat ano lang yung tama-tama lang yung katawan ba. Kasi sabi ng nung may-ari ng agency, wag daw yung sobrang taba kasi namimili yung broker guys. Yun, kaya kailangan medyo islim-islim ng konti kapag nag-apply. Okay, okay lang pag tumaba kayo dito, walang problema. Yan. Teka, lumating na pala ako. Puntahan ko kasi si Lola. Pumunta ko kay Lola kasi may ano siya. Papatingnan ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila. So, ito yung ganap ni Lola guys kapag Martes. Maraming mga tinuturo sa kanila ngayon. Ang topic nila ngayon is about sa health nila. Kung ano yung dapat nilang kainin, anong dapat gawin nila kapag masama yung pakiramdam nila. Lumabas na nga lang din ako guys kasi dito na lang ako sa labas maghihintay. Kasi matagal pa matapos yun si Lola. So, continue tayo dun sa topic natin, sa kwento ko, sa pag-apply ko dito sa Taiwan guys. Nung pagpunta ko ng agency guys at nakaamo nga ako, nag-employer nga ako agad, wala nang interview yung naganap yun guys. Balit tiningnan lang ako ng broker guys by video call. Hindi niya na ako kinausap. Tiningnan lang niya lang ako yung katawan ko kasi yun nga, yung katawan nga yung inanon niya na hindi daw mataba, ganyan. And then nag-process na din ako agad guys ng mga requirements ko. Nag-medical,
nag-training, nag-OWA, nag-PDOS, at saka mga kung ano-ano pa dyan. Ginawa ko lahat yan. Tapos, parang isang buwan lang ata yun, o mahigit isang buwan, nakaalis na ako agad, guys. Mabilis lang ako nakaalis, guys, kasi kailangan ako ng mga alaga ko. Kasi, guys, yung mga amo ko is doktor, mag-asawang doktor. Kaya, yung mga baby, wala talagang magbabantay, guys. Kaya, kailangan talagang makaalis ako agad. Nagtataka siguro kayo bakit baby yung alaga ko. Mostly talaga dito, guys, matanda talaga yung dapat alagaan. Pero kasi yung baby is kambal, tapos 2 months old pa lang sila, guys. Kaya, wala talagang mag-aalaga sa kanila kasi pareho ngang doktor yung mga magulang nila. Napaka-rare case lang din yung pagkayaya ko dito, guys. Kasi, kahit 5 taon ako sa alaga ko bilang isang yaya, wala akong nakitang katulad ko, guys, na yaya ng mga bata yung alaga. Kadalasan nakikita ko is matatanda talaga, guys. Kaya masasabi ko talagang hindi talaga yung trabaho dito yung pag-alaga ng bata, guys. Talagang matanda talaga yung dapat trabaho dito. Kinakantahan nila yung mga magbi-birthday na mga lola at lolo dito, guys. Isa na yung lola ko kasi next month is magbi-birthday na yung lola ko. Parang advance na, tapos binigyan sila ng cake. Pag nag-apply kayo dito sa Taiwan, guys, kailangan nyo talagang matutong mag-Mandarin kasi hindi lahat ng matatanda dito, guys, is marunong mag-English. Actually, wala pa akong nakita dito sa mga kaibigan ni Lulon marunong mag-English, guys. Pati si Lula, hindi siya marunong mag-English. Pure Mandarin talaga sila, guys. Kaya dapat kung mag-apply ka dito, manood ka ng mga Chinese movie, Chinese drama, kasi may mga subtitle yan na English, guys, para matuto kayo ng paunti-unti, di ba? Para pagdating nyo dito sa Taiwan, hindi kayo nga may alam kayo, di ba?